materyales na gagamitin natin sa paggawa ng walis mula sa PET bottle na kapag panganapang dahil hindi tayo gagastos gaano at makakatulong pa tayo sa kalikasan dahil nire-recycle natin ang mga pote na ginamit na mula doon sa soft drink na pote. Tapos pote na soft drink. Ito ang pamanahin ng materyales na materyales na gagamitin natin. PVC bag, PVC, ito na mga gunting, cutter, martillo, pliers, kandila, siyempre may contour at tako para sa gagamitin naman natin ito para may kapit natin itong gagawin natin walis dito sa PVC. Bakit may kandila? Dahil dadalang natin yung apoy dito sa mga tao para pag pinupok natin ang mga martillo dito, pinapita natin ng martillo, madali siyang dito. At pwede rin kumamit ng pliers para hindi kayo mapasok habang nilulupok yung tao dito. At pinagabit nyo ang gagawin natin yung walis mula dito sa pinipipa. Tulin ang ilalim ng bote. Gamit ang cutter. Okay, ito na ang bote ng soft drink o stove na pinutol ang ilalim. Pagawin natin para gawing walis. Mamaya ito ay bubitin pataas hanggang dito hanggang sa dumami ang kanya para na tinatawag na mga bubo doon sa walis na ating gagawin. Okay, so, papakita naman natin mamaya kung ano ito bubitin hanggang sa maging mukha siyang walis na bahagi ng mga ng isang walis na ating gagawin. So ito yung nagupit ng mga bata na mukha na siyang mga piraso ng walis na gagamitin natin na bahagi ng walis na kasamantamahin natin para siya maging isang walis na gagamitin natin para sa paglilinis siyempre ng ating classroom. At makatutulong sa sinabi ko na ng unang pa na ito ay makatutulong para sa paglilinis ng ating kapaligiran at ma-recycle natin yung mga dapat na recycle mula din sa mga basura natin, magbawasan mga basura. So ito na yun. Nangangailangan lang ito na konting pagpagahago na ganyan para medyo lumabas yung mga bahagi niya at hindi siya nakapasok na katulad niyan kasi medyo ito nakaganyan sa so, kailangan lang natin medyo ganyan hanggang sa medyo tumubid ng konti at ito na yung mga naging produkto na ginawa ng mga bata at ito yung mamaya ay pagkasama-samahin natin para maging bahagi na ng walis. Ito yung muna yung ating produkto na una dahil ito yung pinaka-unlock niya dito sa PVC. Basta inunin nyo na pag pinasok natin ito, ito ay hindi lulusog dahil mas makapal ang PVC sa dulo bahagi na ito ng PVC. So hindi siya malalaglag. Okay, so siya yung lock and then papasukan natin siya ng isa pang bahagi na gawa ng mga bata na siyempre pa PET bottle din. So dahil sa kailangan natin putulin ito, itong baga bibig na mong bote dahil ito ay magiging hadlang doon sa pagpasok ng na dito sa PVC. So, puputulan natin ito gamit ang cutter. Pag naputulan natin, ito ay mapagpunta natin dito. Ayan. So, magiging bahagi na siya ng walis. Tapos, putuloy rito. Mga, siguro mga 7 bote ang kailangan natin para maging sapat na siya para makawalis yung mga basura sa ating classroom. So, lahat dapat yan, yung kita nito, yung palaman na pote na ginawa natin
akin ng Walis ay kailangan maputol ang bibig nito para siya yung palaman ng ating Walis. At yung pinakaulak niya, siyempre, may ganito na. Hindi nila puputulin ko dahil ito yung pinakaulak na gagamitin natin para siyang magpapatibay ng ating Walis. At gagamitin natin ito ng kandila at pako. Bakit kandila at pako? Yung kandila, siyempre, bubuksan natin or pisindihan. At dito natin idadarang yung pako na ating gagamitin na pambutas ng PVC at ng pote para siya maging lock ng tinatawag natin na mga Walis ang ating gagamitin. Okay, ganyan. At mamaya-maya ay ipapako na natin siya dito para maging lock nito na tao natin na recycle na Walis mula sa PET bottle.